Hello po mga ka-DDS. Happy Friday po sa lahat. Yan. Ito na nga po. Natatawa lang ako kasi. Hindi ko alam kung ako lang po nakakapansin nito. Pero parang sa bawat achievement ng ating Pangulo ay may sumasabit. May sumasabit na isang senador na sa bawat good news ay nakabuntot siya. Okay, una na dyan yung free tuition fees sa state universities, di ba? Na sabi niya sa mga interview niya ay he will make sure na ma-implement itong free tuition fees sa mga state universities. Di ba, parang siya ang pumirma na itong free tuition fee law bill, na sasakyan talaga lahat ng good news. Sige, palampasin natin yon dahil talagang ganoon naman siya. Sasakay na lang kung ano ang mga magagandang issue. Diba? Tapos, ang tagal-tagal na ang presidente ng tito mo. Diba? Pero ngayon lang, napipirmahan yung mga importanteng bagay. At nakakatawa pa dito, sasakyan mo. Diba? Para kung si Ma'am Sharon Cuneta, sakay na. Ito na nga yung pinakabago. Itong pagpasok ng third player pagdating sa telco. Yan, yung mga pagpapabilis ng internet. Di ba, panay guest appearance, panay guesting itong si Senator Bam Aquino sa mga media na pinag-uusapan na sinasabi niya, dapat nga na pumasok ang third player, fourth player, ganyan. Para bang idea niya yon? Para bang siya ang nag-isip na dapat ganon? Alam niyo kasi mga ka-DDS, kaya ako nabubwisit. Dahil nakakapag-attend po tayo ng cabinet meeting dyan sa Malacanang, cabinet meeting ni Tatay Digong at ang mga cabinet members. At naandun po tayo noong talagang yung nangyari nga kaya, no? Sex sa lalima ng DICT. Sabi kasi ni Presidente, ano na bang status dyan sa pagpapabilis ng internet na yan? Kasi sabi niya, I cannot wait for 2 years. Masyado nang matagal ang 2 taon na pagpapabilis ng internet at maging ibang mga cabinet members, kina-question na nga si Salalima, ano bang nangyayari? Bakit walang nangyayari? So, ibig sabihin po, talagang pinupush ni Pangulong Duterte yan, yung pagpasok ng third player na sabi kasi it's a basic necessity yung internet na yan, parang tubig, pagkain, basic human need na yan. Kaya ako nabubwisit kasi achievement ng Duterte administration to eh. Political will ni Pangulong Duterte ito. Pero itong isa, sakay ng sakay. Pa-interview-interview. At gagawa pa raw ng bill na dapat ay magpapasok pa ng maraming player ng telco para mapabilis daw ang internet. Ang tanong ko, ba't ngayon ka lang pumuputak? Ba't ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? Ba't hindi pa noon? Noong pangulo pa yung uncle mo, si ex-Pinoy. Hanggang ganyan ka na lang ba? Sakay na! Credit grabbing na lang ba palagi, Senator Bam Aquino? Ano ba naman yan? Ay, kasi nga, pag-2019 na. Diba? Kaya dapat nag-iingay. Kaya lang, masyado namang makapal na yata yung mukha mo. Diba, Senator Bam Aquino? Masyado nang makapal po. Ay, naku, alam niyo kasi masyado lang mabait si Tatay Digong. Diba? Pinababayaan lang niya na kahit may mga parang linta, parang may mga sumisip-sip sa paligid na, alam, diba meron yung ano? Diba, yung mga magagaling sa biology dyan, ha? Oh, yung magaling sa biology, science, testing ko kayo. Di ba merong shark? Ngayon yung shark, laging may nakadikit dyan na isa pang isda. Di ba? Yung kinakain yung tira-tira ng pating, di ba pag yung pating lumalangoy, tapos may kinain yan, may mga tira-tira na lumalabas sa bibig niyan tapos kinakain ng isa pang animal sa ilalim. Ano bang tawag doon sa hayop na yon? Ano bang tawag doon sa isda na yon? Nakalimutan ko na eh. Pero kung alam niyo paki-comment dito. Ganun yon. Parang napakaganda ng project. Tapos sasakay siya.
Eh, yun lang. Parang hindi ko pa alam kung ako lang nakapansin nun eh, o napapansin nyo rin eh. Parang sumusobra na po eh. Diba? Tapos ang dami pa mga negatibong komento patungkol dyan sa new tax law. Ay, nako. Isa kaya, ano, buti na lang po may social media na. At kahit maraming tumatahol dyan na pinapakita na may magagandang idea sila, ninanakaw yung mga yung credit grabbing ba? Matalino naman na tayo, hindi po ba? Matalino na tayo, meron na tayong Facebook. Kaya maging mapagmatsyag po tayo. Oh, sabi ni Boyet Palyarca de Jose, walang sariling idea yan si Pagpag, lahat na lang ng idea ng PRD na magaganda, kunyari idea niya pero wala na siyang mababola, zero vote sa eleksyon ang LP. Agree po ba kayo doon na zero vote na ang LP sa 2019 election? Sabi ni Angie Maestrado, ang tawag doon ay Junior Fish. Uy, cute, may Junior Fish ba? Hindi ba Janitor Fish po yun? Pero meron pang tawag doon eh. Ano ba yun? Hindi po ako sigurado ah. Pero napag-aralan ko yan sa science eh. Anyway po, pag nahanap ko na, ipopost natin yan. Ito, sabi ni Rose Valencia Paul, hindi parang linta. Talagang ever since itong Family Aquino. Sabi ni Nella Vargas, Apple talaga yan si Boy Pagpag kasi mag-election na. Yung akin na nagmamagaling rin si Abnoy, ganun-ganun. Ayun na nga po, yung mga paghihirap po ng Duterte administration ay sinasakyan po, lalo na po yung si Senator Bam Aquino. Sana naman po ay magkaroon kayo ng konting hiya sa sarili nyo, ano? Tumingin po kayo sa salamin. At wag lang po puro pagsakay sa mga magagandang proyekto. At hindi niyo na po kami maluloko. Ito po, marami pong comments dito. Ang dami pa pong gising. Si Amelia Reyes, good morning po from Vancouver, Washington, USA. Opo. Ayan na nga po. So, sabi ni Renz Delector Eugenio, pilot fish usually gather around sharks, also rays and sea turtles. They eat parasites on their host and small pieces of food. Parasite, ano ba yun? Oo, pilot fish. Hanapin natin. Opo. At abangan niyo po pala yung ating podcast sa Sunday. Na-interview natin si DFA USEC Joel Montales para po explain yung mga good news na mas mapapabilis na yung appointment, passport appointment, renewal application, at opo, may mga kasagutan po dyan. Ay, ito na! Sabi ni Deos Padalyan, mamoka, tawag po doon sa fish na clinging to sharks is remoras. Oy, remora pala yun. Check nga natin, Google natin. Yung kumakain ng tira-tira, remora. Pag tama ito, may prize, Deos. Okay. Ay, tama nga siya. Congratulations, Deos Padalyan. Ang tawag po doon ay remora. Yung nasa ilalim ng pating at kumakain ng tira-tira. Ayun. Ayun na nga po. Pasensya po at na medyo na high blood po tayo kasi nga po, siguro naman, just making sure po na wala na pong naluloko itong mga e-politiko, mga credit grabber. Napakaganda po ng mga proyekto ng Duterte administration. Kaya nga, tuloy-tuloy ang pagsisante ni Pangulong Duterte sa mga opisyal, lalo na yung mga mababagal, mga korap. Ayan na nga po yun, nangyari kayo, ano, sa DICT, hindi po ba, dahil nga sobrang bagal. Anyway po, happy weekend to all. At sa mga yung mga naninira diyan sa atin ay wag na po nating pansinin dahil hindi naman po nakakatulong yan sa mga kababayan natin. At tayo po ay hindi kapit to po sa posisyon na ito. At sa mga kababayan po natin, mga OFWs, naway maayos pong inyong kalagayan diyan.
Sabi ni Brandon Wire, yung issue sa NSO birth certificate po, mamakausong vlog, daming mali sa spelling, baka pwede po ma-amendments ang PSA. Sige po. Sino po ba ang gusto nyong interviewin natin ulit next time? Comment lang po kayo para sa ating DDS podcast. Sabi ni Sugabo Casinillo Harold, kung pwede lang sampalin niyang si Bam Aquino, isasampalin ko talaga para magising siya sa pagkakahimbing. Para sabihin na ang nagsabadas eh siya, sabi ni JD Acosta. Tama si Jen Jonathan Becina, Remoras. Remoras po. Ang dami may alam, Remora Fish. Sabi ni Benito Sigua Gracie, so siya na si Bam Remora Aquino. Ang cute-cute naman. Opo. Ayun na nga po, nako. Pasalamat lang po tayo, may social media na. Kaya lang, nakakaba din. Dahil itong si Maria Ressa ay una, sinabihang mga peke tayo, mga supporters ni Tatay Digo, mga bayarang trolls daw. Tapos, yung Facebook na ngayon, ang kinakalaban niya na sinasabing bakit hinahayaan na magkaroon ng trolls sa Facebook. O pati si Pia Ranyada, hindi pa rin makaget over na hanggang ngayon daw may binabayaran si Tatay Digong ang Duterte Administration. Eh kayo ba nagko-comment dito? Kayo bang mga nagla-like at nagpupuso? Mga robot ba kayo? Mga trolls kayo? Mga bayaran ba kayo? Kaya po, ayun, hindi talaga maisip ng mga yan na napakadaming nagmamahal kay Tatay at sa ating bansa at marami ng sawang-sawana sa nakakasukang mga dilaw talaga eh na ating gagawa. Mga bleeding hearts, mga kalaban na pagbabago, mga credit grabber at mga remora fish. Yun po, yung sumasakay-sakay na lang sa mga malaking achievements. Okay po. So, ayun lang po. At opo, si Ryan Lozada, pakilinaw po sana yung sa OEC versus Idol. Kasi madami po nagtatanong. Okay po, Sir Ryan Lozada. Huling usap po natin kay Sec Belio. Ang sabi po niya, yung next batch ng 5,000 Idol, lalabas po yan this month. At ang magkakaroon lang po ng mga Idol ay yung mga balik manggagawa. Opo. At kakausapin pa po natin ng mga kawaninang dole para po magkaroon po ng mas marami pang karagdagang impormasyon. Alright, so yun lang po. Patuloy po tayo maging aktibo sa social media at patuloy natin guluhin ang kanilang mga utak na sinasabing tayo ay mga bayaran, mga troll, robot. Ay hanggang sa mabaliw na sila, pati yung satellite sa outer space ay ipapatanggal na nila para wala na raw Facebook. Ayan po, maraming salamat po. Alam niyo na, word for the day, Remora. Love you all!